Hello guys, welcome to our channel. So ngayon eh magpapakain tayo sa mga ibon natin na mga inakay. Meron tayong ayan, yung mga painakay natin nandito. So pakakainin natin. So unahin muna natin itong pinakamakulit. So, nakabili kasi ako ng ano, ng palakit na yellow. Dati wala pang ano to, wala pang balahibo. So, I think mga 2 weeks na sa akin to. Kaya, ano na, nalipad na rin. So, para sa mga beginners na hindi pa nakapag-alaga ng ibon, pwede to kasi talagang madali lang alagaan. Tapos, kahit sa series na ganito, pwede rin naman. Tapos kutsara, pwede rin gamitin kutsara. Uy! Bihira ka! Lipad ng lipad! Lipad! Oh, napunta na sa pagkain. Nako! Ang kulit kasi nito eh. Talagang kulit na kulit eh. Gusto niya kumain eh. Gutom na eh. So, pakainin muna natin to. Ginagawa ko dito crop feeding pa rin kasi pag pwede naman siya yung ano, pwede naman siya yung kaya lang sobrang tagal eh, kaya nainip ako eh, crop feeding puno na kagad eh. So, ginaganyan ko na lang siya para masanay, ma-feel naman niya na kumakain siya. Para sa mga beginner maganda to, na-enjoy nyo kasi talagang ano siya, makulit, talagang makulit to. Saka kayo na mag-adjust kasi kahit busog na busog na, talagang gusto pa rin yung kumain. Ayan o, punong-puno na. So, kayo na mag-adjust. Ang isang magiging problem nyo lang dito, sobrang ingay. Sobrang ingay talaga niya pag nakakita ng tao. Gusto talaga sundan ka ng sundan para makakain siya. So, yun yung problema dito. Sobrang ingay. Ang liit-liit na ibon, sobrang ingay. Ayan, busog na yan. Nalagay muna natin dito para hindi mangulit. Tapos, sunod na pakainin natin ay yung ating emerald dove. Marami na tayong breed ng emerald dove. Gawa nga ng napakaganda ng breeder natin. Talagang maya-maya yung breed nila. Thank you.
Ito rin color job. Itong red color dab, mahirap umamo ito. Kaya, yun, tinan mo, makulit. Ano, mahirap pakainin kasi, ano eh, ano pa siya. Yung isa okay na, pero yung isa medyo ano pa, may lap yun. Ito na yung response na eh. Dalawang araw ko pa lang kasi ito na inahantig tumatay, kaya medyo may lap talaga. Yung ano, mamukha agad yung emerald dab, itong red collar, tagal. Gagawin natin, gugutumin natin para ano, kasi hindi pa siya masyadong nagre-response, para pag nagutom maghanap ng pagkain, magre-response na yan. So dalawang araw na ito dito, pero talagang ang hirap pakainin ito dahil na ano na eh, kumbaga malaki ko na kasi na kung kinuha doon sa pugad eh. Dapat yung wala pong balahibo eh, ganyan ko na kinuha sa pugad kasi yan, kaya ganyan. Meron akong bagong kinuha, binili ko kasi may mga zebra dab ako, pero ang hirap magano eh, makapag-breed, hindi pa ako nakakapag-breed. Bumili ako ng inakay, baka sakaling pumunta pa ako ng ano, ng Bulacan, Bukawi, Bulacan para bilhin ito. Dalawa magkapatid ko eh, baka sakaling mag-breed natin. So ang problema, sobrang liit, paano ka pakain ito? Titignan natin kung paano. Paano makakain ito? Palagay ko kasi naman yung series.
ulo. Yan, si Bradab to. Maliit pa, mahina pa. So, yung mga paan niya, hindi ko alam kung ano, kung may problema. So, palagay ko, wala naman. Bata pa lang talaga siguro sila. Hindi pa sila nakakatay ng maayos eh. Parang hindi pa nakakapit yung paan. Konting-konti lang. Guys, ngayon, yun ang mga ano natin pa yung kay si Brad, Red Collard, saka yung Emerald, saka yun. Meron na akong painakay na alimukol ulit. Kaso, palalakihin ko na lang doon sa magulang, napaka-sensitive nila eh. Yung huling painakay ko, namatay. Tatlo. Namatay lang. Kaya hindi ko na kukunin. Hayaan ko na lang sa magulang na lang sila magpalaki. Napaka-sensitive masyado. Itong mga to, dali lang eh. Ngayon, hindi ko alam kung bakit talaga napaka-sensitive nila. So, kaya, ito na. Pag malaki na, kumakain na tao, kukunin, tapos saka ko na lang paamuin para sigurado. Kaya hindi pa tayo nakapag-produce ng mga gagawin natin breeder doon. Oh yeah! Ito nakakatuwa. Ang ganyan pa! Ang ganyan pa! Ang ganyan pa! Ang ganyan pa!